打听的吉拉银阿萨巴银昂巴银昂布迪银一哈来马阿维银萨比金那安多亚萨迪tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang tanay ina ko iyan hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin hihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na wakay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang ating banal na pagdiriwang ng misa ay para sa ika-apat na araw ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen sa kanyang pag-aakyat sa langit, the Assumption of the Blessed Virgin. Sama-sama nating iluhog sa Diyos ang ating banal na misa, ang ating mga intensyon, intensyon ng mga nagpamisa, intensyon nating lahat na naririto, lalo tingit ang mga may matitinding pangailangan. Pakisama sa inyong panalangin ang mother ko, who is already 101 years old, intensyon ni Ate Baby Magtibay at ang kanyang pamilya, gayon din ang intensyon ng aking parokya. Ako po ay taga St. John the Baptist Parish, Calamba City, and they are joining us in this celebration online. At ganun din yung aking mga community sa Europe, ganun ng Yes Catholic Charismatic Community at ang El Shaddai Catholic Charismatic Community na we are about to celebrate our anniversary come August 19. Lalo tingit ang mga taga Amsterdam, especially Ate Fe Balduesa. Ang intensyon ng ating Guro Paroko si Father June at ang lahat ng mga kapari na kasama niya. Upang maging marapat tayo mga kapatid sa banal na misa, aminin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloobong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moses sa ilang ng paran, piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa paran
Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang punong kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatitiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni anak. Sakop ng mga Amalesita ang Negev. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Heboseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Jordan ay ang mga Kananeo. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, higante ang mga taga roon at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni anak buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang ngayon, patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin niyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na di tumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahanga-hangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas kugon, ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila't sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas.
na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipunin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy iyong kapasyahan, nalipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaaliga ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis na, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," ang tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mismong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon din gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon. Palakpakan po natin ang magandang balita, mga kapatid. Sabi ko po sa inyo, ako'y taga-Kalamba. Ako si Monsignor Mark Castillo, Mario Rafael Castillo ang aking pong pangalan. Ako po yung kura doon. Tuwi pong ako'y papuntang abroad, ako'y humihiling sa ating poong Nazareno na ako'y patnubayan sa aking paglalakbay. Kaya in 2 weeks time, ako po ay bibisita sa aking mga community sa Europe. Kaya ako po ay narito at pinagbigyan ako ni Father June na magmisa sa Dambana
ng ating Poong Nazareno. Ang ganda po ng ating Ebanghelyo ngayon. Ito ay kwento ng isang babae. Isang babaeng tagalabas, isang babaeng pagano. Pero dahil sa kanyang matinding pangangailangan nang pumunta si Jesus sa lugar na yon. Ang lugar po na ito ay Tiro at Sidon, nasa labas ng Israel. At ang mga Kananeya ay kaaway ng mga Hudyo. Ang tingin po ng mga Hudyo sa mga Kananeya o the Canaanites, sila po ay mga second rate, mga walang kwenta. Kaya ang tingin sa kanila ay para silang mga askal. Ganyan po ang tingin. Si Jesus ay nagpunta doon. Alam natin, ito yung mga panahon na si Jesus ay inuusin. Pinagtatangka ang patayin o huli-hulihin at patayin. At galit na galit sa kanyang mga kababayan. Kaya siya ay nagpunta sa isang ilang na lugar o sa isang lugar na alam niya magkakaroon siya ng katahimikan. Ganyan po tayong lahat. Pagka tayo po ay punong-puno ng stress, naaaborido tayo, pumupunta tayo sa isang lugar na magkakaroon tayo ng katahimikan na walang gagambala. Alam natin, ang simbahan ay laging pinakamainam na lugar. Ang Dambana dito sa Quiapo na lagi niyong pinupuntahan. Nang nandun siya, ayun, gusto niyang mag-isa pero, well, kasama yung kanyang mga alagad. Pero kahit na ano pa ang pangangailangan ni Jesus, pagka merong puntaong lumapit, nagmakaawa at humiling sa kanya, kanyang pinagbibigyan. Pero mga kapatid, hindi po madali. Hindi madali doon sa babae. Hindi answered prayer agad. Alam natin na yung mga Kananeya, sabi ko nga sa inyo, ay sila yung may karapatan sana sa lugar na yan. Kaya lang, yung pangakong lupang, yung lupang pangako na ibinigay ni Yahweh sa mga Israelita mula nang sila ay ilikas doon sa pagkakaalipin sa Ehipto papuntang lupang pangako. Ito yung kanilang ibinigay. Ito ay lupa ng Kananeya. Pero yung mga Kananeya, sila po ay pinaalis sapagkat yun ang kinuha ng mga Israelita. They felt that they were cheated, land grabbing. Pero yun ang takbo po ng istorya. Alam niyo, ang Diyos talaga, gumagawa niya ng istorya nang hindi natin maarok ang tunay na dahilan. Bakit kinakailangang agawin sa ibang tao ang pangakong lupa para sa mga piniling bayan ng Diyos? Ba't yun ang nangyari? At eto nga po, dahil sa matinding alitan, ang tindi ng galit ng mga Kananeya sa mga Hudyo. But Jesus is a Jew. Jesus is an Israelite. Pero nang dumating si Jesus sa lugar na yon, ito yung babae. Pagano, hindi Israelita, pero lumapit kay Jesus. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ito ay isang ina. Siya ba'y may sakit? Wala. Sinong may sakit at inaalihan ng demonyo? Ang kanyang anak. At ano ang kanyang ginawa? Lumapit kay Jesus. Kahit hindi karapat dapat. Dahil sa anak na minamahal na gustong gumaling at maligtas. Alam nyo, ganyan ang magulang. Basta sa anak, gagawin ang lahat. Kahit alam niya, siya ay mapapahiya. Kapag ikaw ay nagmamahal, hindi mo alintana kung ano ang magiging konsekwensya. Ang alam mo, gagawin, sabi nga, kaakapit ka sa patalim para maligtas ang iyong anak. At ito ang ginawa ng babae. Nagmakaawa, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. This is one of the best prayer. Tayong lahat, pagka lumalapit sa Diyos, wala tayong karapatan to demand. But laging ang ating paglapit, ang paghingi ng kanyang habag. Panginoon, mahabag po kayo sa akin.
Alam po kayong lahat na narito, kanya-kanya kayo ng dala. Kanya-kanya kayo ng intensyon. And every time you come, that must be our prayer. Have pity on us. Have pity on me. I am not worthy to beg. But with your mercy, I know, Lord, you will be merciful to answer me. Kaya yung babae, yun ang kanyang dasal. Pero ang ganda po ng eksena, drama-drama nga po ito eh. Nakalagay dito, ni gaputok man, hindi pinansin ni Jesus. Mga kapatid, minsan nararamdaman natin, may Diyos ba? Ba't parang ako'y walang naririnig? Parang wala akong kausap? Eto po ang sagot. Tingnan niyo ang babaeng ito. Ni gaputok man. Pwede nating sabihin na dinedma ni Jesus yung babae. Hindi pinansin. And sometimes, pag hindi po tayo pinapansin, don't give up. Parang maramdaman mong hindi ka sinasagot? Parang wala kang nararamdaman? Don't give up. Tingnan niyo yung babae. Sa tulong ng mga alagad, sabi ng mga alagad, Lord, pwede ba pansinin mo na ito? Kasi ang ingay. Siguro marami din sa atin dito, nag-iingay. Sumisigaw, nagmamakaawa. And then sabi ng mga alagad, kasi susunod-sunod, pang-abala. Alam niyo mga kapatid, gustong-gusto ko itong eksenang ito. Pag mayroon tayong kailangan, huwag kayong mahiyang abalahin ang Diyos. Huwag kayong mahiya at matakot na disturbuhin ang Diyos. Keep on asking, keep on shouting, keep on crying. At ang babaeng ito, sinagot ni Jesus. Pero another challenge. Ano ang sabi ni Jesus? Sa mga karapat dapat lamang ako isinugo. Sabi niya yon, ang kanyang salita ay, sa mga tupang naliligaw lamang ng Israel, ako isinugo. Para bagang, hindi ka Israelita. So wala kang karapatan. Tapos, ano ang sabi ng babae? Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Alam niyo, etong babaeng ito, persistent. Alam niyo persistent? Ayaw bumigay. Ayaw tumigil. Ganyan ang tao. Pag ikaw ay tunay na nagmamahal, hindi ka po pwedeng pigilan. And the woman keep on begging, keep on asking, keep on praying. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. At ito pa, another challenge ni Jesus. Hindi kailangang kunin ang pagkain ng mga anak at ibigay sa mga tuta. Alam niyo mga kapatid, siguro sabihin natin, did Jesus say that? Pwede. Ay bakit panlalait? Pwede rin. Sapagkat hanggat kaya tayong pigain ng Diyos at tingnan kung gaano katindi ang ating pananalig, gagawin niya kahit tayo ay mapahiya. At tingnan ninyo, hindi naman siguro nilait ni Jesus. Kasi yung aso naman, yung tuta na kanyang binanggit, hindi naman yan askal. Yan ay yung pet dog. Yung lap dog na tinatawag. Siguro sabi ni Jesus, ay hindi naman pwede sa iyo ang biyaya. Pwede dun sa aking alagang aso. Pero ang ganda nung sinabi ng babae, tunay po, Panginoon, merong kang priority. Siguro merong mas banal. Merong mas nangangailangan. Kaya lang, ako'y lumalapit sa iyo ngayon. Pwede ba, kahit mumo ay ilaglag sa hapag ng kainan, okay na sa akin. This is faith, mga kapatid. Ito yung tao. I am not demanding for a big blessing. What I want is katiting lang.
Yun ang ibigay mo sa akin, Lord. Yan ay para sa iyong mga minamahal. Pero ang sa akin, mumo na nalalaglag sa hapag ng kainan. At tingnan niyo yung sinabi ni Jesus, wala pa akong nakitang gasing laking pananampalataya sa buong Israel maliban sa babaeng ito. Mga kapatid, that is faith. Tunay na pananalig. Kaya ang pananalig natin dapat laging ating patindihin. May mga sandaling tayo nanghihina. But don't give up. Don't stop coming. Malay natin, ang para sa atin ay ibibigay pagdating ng tamang panahon. Amen po ba? Yan ang buhay, mga kapatid. Ang pananampalataya ay hindi laging matindi. Minsan ang lalamig. Pero lagi natin tandaan, tinitingnan ng Diyos ang laman ng ating puso. Kapag ang puso ng tao ay mapagmahal, mararamdaman niya ang pag-ibig ng Diyos at makikita niyang siya ay pinakikinggan. But just the same, kung dumarating din ang panlalamig, kung dumarating ang pagtatanong, are you still there, God? Do you still listen to me? At nawawalan tayo ng tiwala, meron po akong nabasa. Tanda ninyo itong aking huling pananalita. Sabi niya, kahit hindi sumisikat ang araw, ako'y naniniwala sa liwanag. Kahit hindi ko nararamdaman ang pagmamahal, ako'y naniniwalang may pag-ibig. At ako'y naniniwalang may Diyos. Kahit para bagang wala akong pakiramdam. Yan ang tunay na pananalig. At tayo ay magsikap, maging matatag. Ang Diyos ay laging kasama, nakatingin, at laging nasa ating piling. Lalo na sa mga taong antindi ng pagmamalasakit para sa pangangailangan ng iba. Ating pundarasalin ang panalangin ng bayan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil. Bilang isang bayan na bago at walang hanggang tipan, manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Ang ating itutugon, makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang simbahan sa lahat ng dako, naway maging daan ng habag, kapayapaan, at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasamparataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin na mga walang halagang hadlang ng galit at alitan, manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos,
maawa ka sa amin. Ama naming banal, bukal ng tanang kapayapaan at pagkakaisa, lagi mong dinidinig ang samo ng iyong mga anak. Katulad ng babaeng Kananeya, maawa ka sa amin at pagbigyan kami sa aming mga kahilingan, kahit isang sulyap sa aming mga pangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Tungalak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Puri nawa, O Diyos, sa rurok na kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain. Ang ating mga panalangin at alay ay kalugdanan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at naggagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanandakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat nung tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Papa si Francisco, si Jose na aming obispo, lahat ng mga obispo, mga pari, mga relihiyoso, kaming lahat na naririto ngayon, mga nagpamisa at mga nag-alay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista ang aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos umang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin mo nagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo mga kapatid ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Panginoong Hesukristo ang ating butihing Diyos. Punong-puno ng habag at awa, laging nakikinig sa ating mga pangangailangan. Mapapalad tayong nananalig at tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Te et vite te coniam suavis est dominus piatus vir qui sperat qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est dominus piatus vir qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will here be glad. Gustate et videte coniam suavis est dominus piatus vir qui sperat in eo.
glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eo. Beatus vir qui sperat in eo. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. O manaming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Huwag silang mawawala ng tiwala at pag-asa sa kanilang paghihintay. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga daladala, mga imahen at mga dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaalan nila ang pangako nila noong sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong nagpupuri, nagpapasalamat, at laging nagmamahal sa Diyos sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.